Hello mga friendship! Ito na yon ang ating pinasarap na talong. Ayan. Halina kayo para malaman nyo kung paano natin niluto itong ating eggplant stuff. Ayan. Dito lang yan sa BusyMaid BusyKitchen ni Chef Maria. Ito yun mga friendship ang magiging stuff ng ating talong. Ayan. Meron po akong 300 grams na minced pork. Meron po ako ditong onion powder, garlic powder, salt, pepper powder, at saka paprika. Ayan. And meron din po akong 2 tablespoons na carrots at saka 1 tablespoon na cornstarch. So ang gagawin natin ngayon mga friendship, ilalagay natin lahat itong ating spice dito sa natin para magkaroon siya ng lasa. And then yung ating carrots, muna natin siya until makombine na lahat yung ano natin ingredients, makorporate yung pork, minced pork sa ating seasoning. So ayan na siya mga friendship. Ayan, nag add po pala ako ng 1 tablespoon na light soy sauce at saka 1 tablespoon na meringue. Kasi nakita ko po yung ating mixture ng pork is sobrang dry. Ayan, kaya nalagyan ko po siya ng 1 tablespoon na light soy sauce at 1 tablespoon na meringue. So, ayan po mga friendship, okay na po itong ating pork mixture. So, i-set aside muna natin siya. So, ito po yung ating talong. Na-steam na po natin siya ng mga 5 minutes. Yung eksakto lang po na lalambot yung ating talong. So, after natin ma-steam, tanggalan po natin siya ng balat. Ayan, ganyan. Malamig na siya. Kung kaya nyo, kahit na medyo mainit po, magandang tanggalin. And then, ipipress natin siya ng ganito. Natin dito sa surface niya yung ating kalaman. Hindi pala paglaparin natin mga friendship. After that, ilalagay natin dito sa surface natin ating minced pork na mixture. Ayan. Friendship, ganyan siya. Lalapat lang natin yung ating minced pork sa isang side ng ating eggplant. So, ayan na po siya mga friendship. Pwede na natin siyang lagyan ng flour and then i-dip natin sa ating egg. So, ito yung ating egg mixture mga friendship. Nilagyan ko siya ng salt at saka spring onion. Niyo po kung gusto niyo maglagay pa ng ibang seasoning tapos maglan. So dahan-dahan lang po dahil mahirap talaga itong i-manage. Yung may ano lang po ang lagyan natin. Yung may po. Lagyan natin. So ayan siya mga friendship. Tapos isisoak natin dito sa ating egg mixture.
lagyan lang natin ng egg sa ibabaw ng may flour. Ayan. Gamit tayo ng spoon. Tapos i-press natin siya ng konti. And then, ready to fry na siya, mga friends. So, ito yung ating frying pan, mga friendship. Napainit ko na siya at nilagyan ko siya ng 1 tablespoon na oil. Yung ating apoy po is mahina lang para hindi po mabigla yung ating eggplant na i-fry. So, yan siya, mga friendship. Hintayin lang po natin na mag-golden brown yun sa kanyang ano, first side na nilagay natin ng una. Tapos saka natin siya babalikan. So, ayan siya, mga friendship. I-check natin siya kung pwede na siyang babaliktarin. Ayan, baliktarin natin po, mga friendship. So, ayan, again, dahan-dahan lang po para hindi naman masira yung ating. Tandaan po nyo, low fire lang po tayo para hindi mabigla yung ating piniprito. Ayan. So, after